Dahil sa pandemic, bantay sarado pa rin ang mga tropa ng Manila Police District dito sa mga bilihan ng bulaklak sa Dangwa. Kaya mga mamimili, bagets man o oldies, nakasunod naman sa health protocols. Si Jera, namimili ng bulaklak na para raw sa kamag-anak niyang magbubukas ng negosyo. Pang good luck daw niya ito sa kanila. Habang ang puso niya, waiting and hoping pa rin kay Mr. Wright. Eh sa inyo po ba mami, may nagbigay na ng bulaklak? Wala pa. Wala pa? Bakit mo? Walang... Wala. Wala? Oo. Oo, ganun. Eh, paano ko kung panahon ngayon? May magbigay sa inyo ng bulaklak? May okay lang. Depende. Si Tatay Brian naman di nakalimot na bilhan ng rosa sa mga importanteng babae sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, asawa at anak. Siyempre, di ba? You still have to make them feel special. Feel love, no? Eh, hindi naman pwedeng digital. There should always be effort. Hindi naman pag naliligawan mo lang, tsaka mo lang bibigyan ng mga bulaklak, di ba? So kahit mag-asawa na, kahit may anak na. Sabi ng mga vendor, may bagyan ng tumaas ang presyo ng mga bulaklak dahil sa mahal ng pag-angkat nito. Kaya si Monica, iniba ang style. Imbis na tsokolate, abay kape. Sili, talong, at samutsaring gulay na bouquet ang gimmick niya para umangat sa kompetisyon. Tulong na rin daw niya ito sa mga magugulay ngayong pandemya. Practical. Pagka bumili sila ng talong bouquet, edi mag-itorta nila or iiyaw nila, isaw-saw nila sa bagoong may ulam na sila. Pag binigyan mo ng flower, syempre malalanta yan, di ba? Sili para maging hot na hot ang Valentine nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Romy Lopez, News 5.